Bago ko ituloy yung topic na gusto kong pag-usapan, kukuhan ko muna, ituloy ko muna yung pinutol nila. Yung kuan, hindi si Rizal ang kuan ang napagkuanan dito sa Pilipinas nung panahon ng Kastila eh, kundi si Bonifacio eh. Kaya yung mga Rizalista na yan, hindi ko pinagpapansin yan. Kasi si Rizal man ay may anting-anting yan. Ang kaya niyang gamutin yung mata eh. Ginagamit niya yung kuan, yung kuan ng manok, yung pangalan nito, yung balahibo ng manok, yung sa pakpak ng manok, yung balahibo doon, yun ang ginagamit niyang pinangkakayod. At saka ang kuan niyan, si Rizal, hindi nagpupunta yan sa Espanya, kundi nagpupunta yan doon sa kuan, doon sa Germany. Yan ang, yan ang katotohanan dyan. Sa ano ba ang, saan ba nanggaling ang mga kuan, Illuminati? Hindi ba sa Germany? O doon sa Bavaria? Kaya yan ang pinutol nila. Ngayon, pag-usapan na natin itong kuan. Kasi itong pagpunta ni kuan eh, ni Glenn Chong doon sa kuan eh, sa Amerika, yan ay maaaring tumistigo yan. Kasi siran-sira ang papel ng Amerika eh. Oh. Dahil nga dyan doon sa kuan ng climate change na yan. Tsaka yung kuan na yan yung mga kayamanan na yan. Eh sinuportahan nila yan si Marcos para makapunta sila dito para magkuan ng base. Eh ang tanging paraan upang maka-exit sila, kasuhan. At pag kinasuhan nila, uhulihin pag napatunayan ng pandaraya. Ngayon, sasabihin may immunity. Wala siyang immunity dahil ng daya eh. Oh, paano siya magkakaroon ng immunity? Kaya dyan siya laging walang, kaya natataranta na yung utak niya. Alam niya yung mangyayari. Sacrificial lamb siya. Oh. Pasensya siya ngayon. Mauungkat na ngayon yung mga kaso niya. Kaya nga sabi ko, yung pagpatay ay siya din may kagagawan dahil nga doon kay Lapid eh, pagpatay kay Lapid eh. Maraming politiko dito na ibibilanggo. Yan sinasabi ko. Hindi rin pwede si Sara. Dahil si Sara, ibinebenta din tayo sa China. Yung mag-ama na yan. Pagkatapos, hindi rin pwede si Tambaloslos. Dahil hahanapin lahat ng mga pera dyan eh. Hindi naman ako papayag na ako na hindi hahanapin lahat ng pera dyan. Sinasabi ko sa inyo. Kaya yung pagpunta ng maraming Amerikano dito, biglaan eh. Oh, paalis na yung barko ng China. Bakit sila pumunta dito? Para ma-neutralize ang kung gagalaw ang military dito dahil may mga kaso din ng maharlikan general dito sa Amerika eh. Katulad ni Winston Garcia. Oh, yan si Kwan. Yung si Mangkaw yata yun. O yung kasama ni Ray Aquino. Nahulihan din ng $1 million. Oh, yan si Bato. Ay, yan pa o, pasukin ng, maski na hindi na pumasok ang ICC dito, magkukuan tayo. Pero, ang Supreme Court, babawaliwalain na rin eh. Kaya, kaya maaari, papasukin pa dito ang ICC para sila mag-imbestiga. Dahil, mga inutil ang mga Supreme Court eh, naglilinis. So, tingnan mo si Joklo, ini-interview siya eh, tungkol doon sa, yung tatanggaping kuno, na,
Hindi naman kandatuto yung salita niya. Kinakabahan na rin siya eh. Kaya maraming kasong mabubuksan lahat dito yan. Kasi, lagbati ka sa po eh. Oh. Ano man naman na, porky superpower? Yoyoko ako? Hindi ah. Kaya sinasabi ko na sa akin ang alas. Oh. Kaya yung mga kayamanan na yan, ay hindi talaga kay Marcos yan. Ginamit lang ni Marcos ito mga superpower na ito upang makuan siya. Kaya nga naglagay siya eh. Oh. Nung tigdo-12 nilada ang halaga ng mga treasury bond. Pero wala namang ginto sa kwan eh. Sa UBS eh. Kaya napakabigat mo ngayon. Oh. Ngayon, mabubulgar lahat yung gawain ng kwan na yan. Yung gawain ng mga Maharlikan General na silang gumagawa ng gulo. Oh, magkasabwat sila ng MPA. Kaya nga, sasabihin, babalik sa kwan-singkwan, ulol. Kung inamin mo intelligence ka ng MPA, di alam mo, nakasabot ang mga Maharlikan General sa paggawa ng kalukuhan, yung de-stabilization dito sa bansa natin. Kaya hindi mo yung implement yan, kailangan malinis ang daan. Kung hindi malilinis ang daan, wala. Hindi bubuksan yan. Yan ang billing. Kailangan malinis ang daan. Dahil kung walang korap na gumawaan na gobyerno, mga politiko o mga ostisya, malabo. Kailangan yan malinis lahat. Kailangan mabilanggo kung kinakailangan mabilanggo. Saan kayo ngayon tatakbo? Oh, pag binuksan ng deuterium, kung tatakbo kayo sa bansa na yan, hindi ko bibigyan. Oh, ibigay mo sa amin, extradition ang gagawin. Pababalikin dito. Kaya, kanyang kabigat ang papel ko, pero ako, pinagtatawanan ko lang kayo, pinag-aaralan ko lang kayo. Kaya yan, malamang yan ang huhuli. Yan ang sinasabing white hat ni Trump. Si Trump din eh, sira ulo yan eh. O ngayon, kailangan din magbagong pore din ng China. Eh kung hindi magbabagong pore, hindi nila patalsikin yung amo nila, di wala din. Oh. At hindi kukuan yan. Marami magagaling na bansa sa China. Oh. Kasi ang balak ko, wala inang utang na yan. Kaya nga sinasabi ko noon pa, ang Antikristo, si Marcos, Ferdinand Marcos. Oh. Siya may pakana lahat ng gulo dito sa mundo. Dahil nga dyan sa pagpapahiram niya. Tapos kababae niya, pinaghihirap niya. Ayaw niyo mag-isang diwag. Ano pakialam ko? Eh kung ma-implement yan, diwag ko kayong tulungan na mahihirap. Doon. Sa ibang bansa. Okay yun. Kaya, ma-obliga sila. Dahil mga scientists, nagkukan na rin eh. Umaalma na rin eh, dahil yung mga produkto nila, yung mga iniimbento nila, apektado eh. Kaya, ipinaliwanag ko na nga eh. Oh. Eh, hindi alam ng scientist yung ginawa kong pagpapaliwanag, hindi alam ng scientist yun eh. Oh. Yung kinwalan sa diesel, oh. Itinutulak na ganun. Ito naman yung init. Oh, pag nagsalubong yung dalawang init, tataas pa yan ang temperadura. Kaya lalampas itong 2024 kung hindi mayayos yan. Alam ng kunyan dahil yung mga sulat ko. Alam nila. Kaya nga dun sa COP28 eh. Oh,
Hindi na nila inamin ng mga kwan na may mga bansa na talagang gustong pumipigil niyan. Yan para sa deuterium. Kaya kung itong mga media sa buong mundo, kontrolado din ang mga kwan na ito. O sino ba nasa taas ng kwan, ng mga kabala tsaka elitista, ng Committee of 300? Sino nasa taas noon? Ang nasa taas noon ay yung Alpha Omega World Marshal na itinatag ni Marcos. Kaya mahali-mahali ka. Kaya pati ikaw nga eh, linantag ko na nga eh, extension office oh. Kaya hindi natataranta ang Amerika eh. Oh, bakit nagkaroon ng kwan dito? Mag-iimprinta ng dollar dito. Ang Bangko Sentral. Kaya si Jokno, hindi na malaman ang gagawin eh. Pakutal-utal na eh. Oh. Kaya nga pinakamalaking sahod niya, mantaki mo, 42 million. Oh, yung mga nasa Central Bank, kulang-kulang na 40, kulang-kulang na 40, may 40 pa yata. Eh, apat yan. Naglalaki yan ang sahod ng mga nandyan sa Central Bank. Oh. Si Punasier. Oh. Marbik. Oh. Kaya, yan ay mantaki mo ang sahod. Oh. Yun lang apat na yan. Halos sa 150 million na isang buwan. Oh. Kaya nga sabi ko, lahat siya makakasuhan. Eh mantakin mo. Itong si Avalos, sabi niya, lahat ng general pag-resigning dahil nasa sangkot. O, nasa nang nag-resign? Yung dalawang po? Kaya yung sinasabi ko sa inyo eh. Ako nanonood lang ako. Pinag-aaralan ko ng mga galaw-galaw nyo. Eh, nainakuan ko yung talagang kanyan. Kasi yung product ng kwan, sinira nila eh. Sasabihin, hindi na pagkakatiwala ng mga Amerikano. Dahil yan sa produkto ng Smartmatic na yan. Oh. Kaya dyan, pumunta si Glenn Chung doon para kanyan. Eh yan, laro lahat yan. Para alam nilang gagawin nila. Magbabagong puri nga eh. Balat sibuyas din ang gobyerno ng Amerika eh. Oh. Kaya lang, hindi nila ako makontrol. Yan ang sinasabi ko. Hindi nila ako kayang kontrolin. Oh, sige, patuloy na naman ninyo. Sige lang. Itutuloy ko lang. Itutuloy ko. Gaya yung pinutol ninyo noong nakaraan. Oh, tinuloy ko. Oh. Kaya yan ang kanina, napakahalaga niyan. Na kailangan i-kuan natin yung mga gawain na yan. Ngayon, ihingiin ko naman ngayon yung kwan ko. O, nasaan yung share ko? I-withdraw ko na sa UBS. Kasi yan yung pinasok ni Marcos doon. Yan yung treasury, yun ang kwan. Yun ang war damage. O, binayad ng Hapon. Eh, meron niyang backup gold yan eh. Oh. Yan daw mga dollar na yan. Kaya isa pa yan yung kung bakit nila pinamaring pinatay nila si Kennedy. Dahil si Kennedy, gusto niya ibalik na sa kwan, sa silver o di kaya sa gold ang kanilang currency, yung dollar. Eh, sabi, may rasya ngayon pumatay ko, eh, pinalalabas nila si itong kalimutan ko yung pinatay ni Jack Ruby. Eh, Russia daw ito. Eh, diyan mo makikita na ang group of five. Sila nagmunini. Kaya ito, alanganin din ang UK. Oh. Pero maganda naman yung pagkakaayos ng batas ng UK, ng United Kingdom, yung England. Kaya lang, ang bumaboy, ito si Marcos. Dahil kaya nga nagkaroon,
Kaya niya na binili itong kwan eh, itong SSBC pagkatapos yung kwan eh, para mapunta doon yung mga pera doon sa One Malaysian Development Bank eh. Yan ang pinaglalawayan ng Marcos noon, kaya ang yayabang nila. Mahanapin lahat yan. Ngayon, yung kay Angara, yung 100 pieces na 1 million. Meron nagmamay-ari noon, hindi pinartihan. Pati yung mabubuksan yun. Talagang itong mga kwan na ito, panay mga dupang eh. Kaya nga sabi ko, humanda yung mga kwan dyan, yung mga nagtapos ng accountant. Magkukwan yan. Mag-audit na, auditin lahat yan. Kaya nga sabi ko, yung sumulat ko nga doon sa kuwa eh, pina-audit ko na yung sa Maria eh. O, pinauna ko na yon na auditin. Dahil nga dyan sa, eh, gawan ba naman ng kalukuhan yung kasama ko eh. O, nagsumbong doon sa kasama ko yung mayor dyan. O, oh, sabi niya, oh, gumawa ka, pero tumutulong ka rin eh. Eh, kunti lang natitira sa iyo eh. Eh, sabi ko naman, doon sa kasama ko, eh, bakit yung pinakialaman yung trabaho ko? Oh. Kaya, yan lahat, mauungkat lahat yung mga kaso na yan. Kaya nga ako, doon kayo sa Puga Island eh. Doon ko ipapagawa habang ina-audit kayo lahat. Doon, para malayo sa pamilya nyo, doon kayo kukulong. O pagkagawa tayo doon ng kulungan. Para kung, eh kung mamatay kayo, di doon na rin kayo ilibing. Pakialam ko sa wanyo. Kaya tataba yung lupa doon. Kaya yung ginagawa ninyo kako sa kababayan nyo, mali-mali yan. Tandaan mo, ang gagandang kwan, o edukasyon na ikukwan, iaayos. Hindi ko lang sinasabi sa inyo pa yung mga paggagawa sa akin eh. Kung ano kaganda, yung ginawa ni Kadapi sa kanyang kababayan, mas higit pa doon ang paggagawa. Dahil kung maaari, yung mga lahat ng OFW, mag-uwi na dito dahil ano pa bang kwan, eh dito marami ng trabaho. Kaya nga sabi nung kaibigan kong kwan eh, na textile engineer na galing Norway tayo, na hindi naman actually yung babaeng kaibigan ko eh, na pangasawa niya yun eh, nagkausap kami. Eh, kanya, balang araw, lahat kami pupunta sa Pilipinas at doon na magtatrabaho. O, ayan. Ganun ang salita niya. Textile engineer yun. Nakabase sa Hong Kong. Maganda ka ako. Pero, hindi naman ako kung pinag-iisipan ko lagi yung ako nakikiayong, pag-iisipan ko din kung paano. Pero sinabi niya sa akin minsan eh, bakit hindi kayo mag-default? Bakit mag-default ka ako? Pero, hinuhuli ko din siya eh, kung paano eh. Ngayon, na-kwan niya, hindi ko masabi sa kanya na walang utang ang Pilipinas. Dahil yan ang alam nila eh. Kaya yan, halos kontrolado ni Marcos ang ekonomiya sana dito sa mundo. Eh kung hindi ako lumitaw, magmumunini na lahat yan. Lahat ng kasamaan, mamayani na dito. Kaya sabi ko nga, hindi yung mamayan ng Amerika ang masama. Ang masama, yung sistema ng kanilang gobyerno. Ganon din ang China. Hindi yung mamaya na masama. Masama yung sistema ng pagkakomunista nila.
Kasi baka bumalik uli ang China sa closed door policy. Ang daming kalukuhan itong mga kwento. O ngayon, paano yan ngayon? Yan ang sigurado mangyayari dyan eh. Maaring magkakaroon ng kaso yung Smartmatic sa Amerika. Ngayon, upang maikwan nila ang produkto ng Amerika, may salba nila, eh kailangan maparusahan itong mga gumawa ng hindi tama. Gaya ni Lisa, napabalitan na kinausap yung mga kwan ng Smartmatic, naglagay sila. Pero magkakaroon din ng kaso yung kwan, bakit tumanggap sila ng lagay? Yan din eh. Maraming kwan yan eh. Maraming chain reaction yan, yung domino effect. Hanggang dulo yan, matutumba yan. Katulad din ng mga politiko dito. Kaya yung kwan na yan, yung confidential fund, wala yan. Hindi totoo. Ikaw ba naman, 120, ilan ba yung binigay kay kwan? 10 araw lang na gastos niya. Paano niya gagastusin yun? Magkasino siya? Wala nang tulugan. At saka ang taya niya, talagang milyonan. Yun. Mauubos yun. Pero kung kukunin mo sa mga infrastructure o anong man yan, hindi mauubos pagkata confidential pan nga eh. Intel pan paano yun? Mauubos ba kagad yun? Hindi. Kaya yan sinasabi ko, walang pundo ang Pilipinas. Inulit lang uli yung kwan eh, yung nakaraan eh. Kaya yung pagpapalitaw ko ng dollar, dyan nataranta ang Amerika ngayon. Yung sinasabi ko, Extension Office ng Reserve, Federal Reserve Bank, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. O mananagot ka, dilema. Kaya nga sabi ko, yung pagpapabilang ko kay dilema, drama lang yan. Ikaw, Drilon. Ikaw ang nagkwan ng isa sa mga nagkwan sa Kongreso ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya nga, binigyan na nga ako ng Federal Reserve Bank ng kwan doon eh. Ng authority para i-take over ko na eh. Eh, hindi naman ako basta-basta pupunta. Eh, bakit ako pupunta na ganun-ganun lang? Di ba? Makiramdam ka. Hindi yung porke kwan, akala mo, porke Amerikano, titingalain ko na. Ang baba ng tingin ko sa gobyerno nila. Maski na China, mababa ang tingin ko sa kanya, sa kanila. Kaya nga, akala nila, porke superpower sila, kaya nila akong sindakin. Maling-mali kayo. Ngayon, pag nakuha ko yung pera na yan, dipiyak nga nila lahat yan, lalapit ngayon sila. Dahil talaga gusto kong walain ang kwan niya ng mga utang nila dahil kawawa naman eh. Kaya kung papalagan China, marami siya makakalaban. Kung sinong papalag, marami makakalaban. Kaya nga yan ang gusto kong mangyari para wala ng kwan. Ayusin natin. At saka kwan. Kaya lang, maghihigpit naman ako kung magkano utangin mo. Bibigyan ko nga ng 3 years moratorium eh. At saka doon nalalabas ang rainbow currency. Hindi yung ni magsisibya yung mga kwan doon, yung G-Sayo na. Dahil yan, ginagamit nilang pang i-scam. Kaya magsisibya, mahumanda ka rin. Pinagmamalaki mo, Marcos. Humanda ka. Putagis ka, ihimasin mo yung kwan dahil marami kang linukong tao. Lahat kayo dyan. Maghihimas ka ngayon. Huwag ka magalala, maraming lalaki doon. Magsasama ka doon. Diyan ka sa muntin lupa. Akala siguro itong mga Marlican General na ito, porque matanda na yung humanitarian kwan. Ay, wala yun. Nagkasala. Kung nagkasala ka, kulong ka. Hindi yung papaburang. Hindi ah. Ang batas. Yan ang pahiralin.
Hindi pwede yung kunay porke matanda na bibigyan. Eh kung buhay pa si Enrile, di kunin si Enrile, kulong din doon. Kaya eh alam ko nakaratay na si Enrile eh. Dahil yan, may anting-anting din yan eh. Eh parang gawin mo lang, painuhin mo ng suka para mamatay na yung animal na yan. Ngayon, yung mga kumpanya nila, oh, yung kumpanya, mga kumpanya dito ng mga kwan, eh puro mga dami yan. Oh. Eh mantaki mo, sinapangan ibang, ay pangilinan. Oh. Yung mga kwan dyan, may mga kwan ng maski na si Singson. May mga kwan dyan sa Amerika, may mga kwan ng NBA. Oh, saan sila kumuha ng pera? Hmm. Ano ba yun si Pangilinan? Impiyado lang yan noon. Impiyado yan. Halos lahat yan. Nakakuha ng Marcos yan. Hindi lang kumikibo yung mga yan. Kaya nga sila tuwan-tuwa nung naging pangulo yan. Akala nila. Happy-happy na sila. Kaya tuwan-tuwa din itong mga putangin ng mga kwan na ito. Akala nila, porque kuman, ligtas na sila. Hindi. Walang ligtas. Lalo na yung gatsadlian na yan. Kumurahin ng ama niya yung mga kwan doon. Eh sabagay, itong mga putangin ng mga tiga-custom na ito, ang kakapal na mukha, umurahin sila. O, nandito na naman yung mga patay-gutom na yan. Hmm. Ganun ang salita niya. Pero, tinatanggap lang nila dahil may lagay eh. O, yung plastic king. O, tapos, yung mga lupa ngayon dyan. Yan ang sinasabi ko, yung mga lupa dyan. Hmm. Kukunin lahat yan. Yung Araneta na yan, yung Ayala. Oh. Yung Ayala, kwan? Mga, kwan eh. Pagkatapos sasabihin na, si kwan daw, ah, hindi ko pinagpapaniwala yung mga kwan ni Marcos niyan. Dahil yan, kaya nga sinabi ko, yan ang kwan, Antikristo. Hmm. Kaya, maaaring susunod siguro, mabanggit ko na yung, kung baka pag, pagkatapos siguro yung misyon ko, dahil gusto kong gisingin ang mga kwan eh, natutulog yung Cinderella eh. Kailangan talaga, magising na kayo. Sinasabi ko, ayaw nyo, hindi ako tutulong dito. Ewan ko lang kung anong mangyayari sa inyo. Ay, mas gusto kong tulungan yung mga nasa ibang bansa kaysa dito kung ganyan ang katwiran nyo. Mga bulag kayo. Mga tulog ang pag-iisip nyo. Mga lugaw. Kaya, kawawa lang kayo. Ito talagang, kasi ang ganda na talaga mga pinagagawa. Hindi ko lang kasi kayang banggitin pa. Dahil medyo mahaba-haba, kaya nga inuulit ko. Kung ano kaganda yung ginawa ni Gaddafi sa kanyang kababayan, mga sigit pa doon. Hmm. Eh, pati yung education na yun, kawawa ang mga bata dito. Oh. Yan ang gusto ni Marcos. Yung matandang Marcos, yan ang gusto niya. Gawin mangmang. No. Ngayon, kung mangmang, walang alam. Oh, hindi niya maalam yung sikreto. Malas lang niya. Buhay ako. Kaya maganda man ang pagsasakripisyo na inayaayos na. Kaya yan. Paglapit, sigurado lalapit yan dito eh. Hindi pwedeng hindi sila lumapit eh. Hmm. Nasaan yung spiritual wonder boy? Ayan, kagad ang tanong nila. Kaya nga, ang pumipigay, kaya nga yung Saudi noong, pag-upong niya, pumunta kagad dito eh. Oh. Mm. Ay, yabang nila.
Kasi yung kwan ng kwan yan, gusto nila ituloy lang yung kwan. Ang nagbablock dyan, Amerika, China, Saudi. Oh. Oh, walang kwan. Wala na silang makuha langis. Yan ang totoo. Kaya nagkakagulo. Maski na Russia, wala na langis na makuha. Maski na saan sa buong mundo, hirap na, walang makukuha. Magkakuha man paunti-unti na. Magagamit na lang yan sa kwan. Eh, paano gagamitin kung lumitaw na yung deuterium? Yan, sinasabi ko, pag lumitaw yung deuterium, oh. Kaya nga binabaan kong presyo. Diyan sila naguluhan sa akin eh. Hindi ko sinabi na isabay doon sa presyo ng langis na kung ilang mga $80 per barrel. Hindi. Binabaan ko ng 10. Pag nakuha yung return on investment, yung puhunan na ibalik na, gagawin mong $7. Oh, paano nila pag-iinteresan yan? Kaya, butagis, mga bobo. Katapos sasabihin nga, nagpukwa na daw sila doon na ng deuterium. Sa Mindanao, nag-i-explore na daw sila. Eh kung talaga nag-i-explore, bakit dapat siyang napabalita na ng sa buong mundo yan? Kaya yan ang kwan nila. Kailangan talagang mabuksan na yan. Mga kayanganan na yan. Kailangan mahuli na lahat siya. Hindi bubuksan yan hanggat hindi malinis ang daan. Kaya pag ako napikon, pasensya kayo. Iba ako. Tignan mo, hindi ko akalain naman na ganun ang mangyayari niyan eh. Dahil hindi nga ako makalabas-labas ng aurora noon eh. Oh. Kung kani-kanino ako sumasakay para makalabas lang, para makapag-misyon. Kaya sa awa ng kwan naman, siyempre mahal niya itong bayan niya, bayang banal, eh hindi naman kasaling Mindanao. Kung magulo ng Mindanao, di doon sila, umiwalay sila kung gusto nila. Wala akong pakialam dyan. Kulang ang galing ninyo. Talagang kung na, ayos na lahat. Kailangan na lang gisingin. Ngayon, anong mangyayari sa mayaman? Eh kung wala lahat, wala piyak money lahat ang pera na yan. Wala ng silbi. Oh. Ngayon, eto ngayon mahirap ang tutulungan. Oh. Itataas na. Pag naitaas na kayo, yung dati nasa taas, yung nasa baba na. Kasi magpapantay muna eh. Oh. Pag nagpantay na ganun, ipare-parehas na. Oh, tsaka matutulungan ito mahirap. Para maramdaman din nila. Kung ano, maramdaman din ng mayaman kung ano naramdaman na mahirap nung api-apihin nila. Oh, ganyan lang yan. Oh, maramdaman din nila. Kung ano naman ang kwan, eh huwag naman sana magmalaki itong mga kwan na ito, mga mahirap na ito. Pauli naman yun. Oh. Dahil ah, baka mamatay din kayo. Oh. Dahil marami pa mamamatay. Sinasabi ko na lang. No, di, isang lakaran na lang, tapos na. Mabuti nga, may tumulong sa akin. May mga tumulong. Oh, yung huli, may tumulong. Dahil siguro, talagang kinilos din ng Panginoon yung mga isip at puso nila para matulungan din nila ako. Malaking bagay yon. Ako marunong tumanaw ng utang na loob. O sige, wala na yan. Tapos na. Basta yung susunod, ipapaliwanag ko na lang yung kwan. Kung anong mga magagandang bagay na kwan. Nakalaan sa bayang banal.